Meron pang paninira eh. Itong Bloomberg, naglabas ng kwan, ha? Ng kanilang preference, di ba? Preference ito ng mga negosyante, mga kaibigan. Alam niyo yung Bloomberg, parang kwan yan eh. Ano ho yan eh? Parang silang, nakalimutan ko yung exact word para doon. Parang barometro yan ng mga ng mga negosyante. Ha? Indicator, mga kaibigan. Nagpa-publish din yan ng mga data, di ba? Analytics. Para nang sa ganun, maging gabay ng mga negosyante. Ibig sabihin, kwan ho yan, business sector yan, di ba? Nasa business market yan. Sinasabi nila, pakita mo nga yung poster ng kanilang indicator, mga kaibigan, na sinasabi, ang most preferred presidential bet ng mga dayuhang negosyante dito sa Pilipinas, si Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 106, mga kaibigan. Alam ba ninyo? Oh, ayan sila oh. Oh, hindi naman ubod ng baba eh. Merong 81 si ako si ano? Si ako Moreno. Ayan, si ako Moreno. Oh, si Ping Lacson 91. 46 si Tumbong Narcos at 44 lang si ano? Si ano pangalan nito? Si Manny. Manny ano 'yan? Ha? Pagkatapos ng eleksyon, mag-iiba na ng apelyido si Manny. Magiging ano ba apelyido niya? Pacquiao. O pagkatapos ng eleksyon, magiging ano 'yan? Manny Panglaw. Mamamanglaw 'yan eh. Malulungkot 'yan eh, mga kaibigan eh. Dahil naubos ang pera eh, 'di ba? Nagpauto eh. Kaya tsensya. Kung ako si Manny, sasapaking ko si Achesa. Mga kaibigan, tsaka si Coco. Ayan. Pagdadagukan mo, tadyakan mo. Ayan, si Vice President Lenny Robredo, pinakamataas. 106. Ngayon, ano paninira? Ba, naglabas sila. Bahala kayo. Naglabas sila. Tinanggal si Vice President Lenny Robredo. Sila lang dalawa yata o tatlo sila ang nilagay. Kanino mang kampo, gago. Wala na kayo maimbento, no? Inalis si BP kasi pinakamataas siya ron eh. Mga kaibigan, delikado na si Tumbong Narcos tsaka si Indaya Sara. Alam mo kung bakit? Baka magulat kayo ha. Huwag kayong ihimatayin dito sa video. Mga kaibigan, eto, bakit ano mga kaibigan, delikado na si Narcos at saka si Sara Jing Potpot. Eto, panoorin nyo. Sino yun? Di ba anak ni Digong nyo yun? Anak ni Hanilet, di ba? Oh, kay Lenny tayo eh. Ito na ba mga gunggong na supporter ni Indaya Sara? Siyempre sasali na rin yung iba riyan. Di mo na maintindihan yan eh. Ang importante, bida si Vice President Lenny Robredo. Anak niya yun oh. Ni Digong nyo, galit kay Sara yun. Mga kaibigan. Di ba? At saka kay Tumbong Narcos. Ito naman mga oportunista. Matagal na nilang ginagawa yan eh. May isang buwan eh. Ikinakabit nila si Sara, Jeng Potpot, kay Vice President Lenny Robredo para lumakas. Yun ang katunayang mahina eh. Hindi malakas eh. Mga kaibigan.
at para intrigahin nila yung kampo ni ano ni Vice President Robredo tsaka ni Kiko Pangilinan. Yun ang purpose nun. Gumawa ng intrigue, di ba? At makuha nila ang suporta nung mga pwede nilang maloko na inakala nilang tanga. Tatapatin ko kayo, ang mga sumusuporta kay Vice President Lenny Robredo, pumunta ka sa rally, kung ikaw reporter ka, interviewin mo. At random, mag-interview ka. Alam ang sinasabi kung bakit nila gustong maging presidente si Lenny Robredo. Pumunta ka sa kampo nila Narcos, nakuna ng kamera yung tao, namimigay ng mga sobre na meron lamang 500 piso. Tinanong eh, para saan yan? Hindi ko alam eh. Pera yan, di mo alam, gago. Eh di bang boat buying yan, luko-luko. Anong hindi alam? Hindi ko alam. Kita mo mga sagot? Sagot ng mga sumusuportang mangmang, di ba? Na ano habol? Yun, yung sobre. Oh, hindi ko minamaliit ha. Kasi nga, naaawa pa nga ako eh. Nahahabag ako sapagkat ayokong makita ang kapwa ko Pilipino na ganyan ang pagkatao. Ang gusto kong makita ang pagkatao ng mga Pilipino, yung proud. Ha? Isa kang nagmamalaki dahil ikaw ay Pilipino. Wala eh. Hindi makapagmalaki. Bakit? Hindi raw sila bayad. Ha? Hindi kami bayad. Hindi sila bayad ng 1,000. Ginawang barya, 500. Parang si Digong nyo, tsaka itong administrasyon niya, ngayong napakataas na po ng halaga ng produktong petrolyo. Akalain ninyo, magbibigay daw ng ayuda na tigda 200 piso kada buwan ba yan? Ha? Isang buwan. 200 piso, bibigyan mo yung mga tao ng 200 piso para sa isang buwan. Magkano sa isang araw yun pag dinivide mo? Eh, isang araw lang, kulang na pambili yun eh. Ha? Baka pandesal, makabili ka, tsaka itlog. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh, ginamit lang nila yan para magnakaw na naman. Makapag-release ng pondong, nanakawin na naman nila. Mas malaki yung nanakawin nila. Bakit hindi ninyo bilangin ilan ang jeepney driver? Halimbawa, ilan ang jeepney driver? Pero hindi naman yan ang kailangan gawin na maglabas pa ng pera. Bakit gusto ninyo maglabas ng pera? Bakit merong palabas na pera ang gusto ninyo? Imbes na simpleng-simple na suspindihin na muna yung excise tax. Kapag ka ba sinuspindi ang excise tax, magkano ang magiging halaga ng produktong petrolyo na mabibili ng consumer? Yun ang dapat na mayroong pag-aaral, hindi ba? Simpleng-simpleng ano yun eh, yung common sense eh, mga kaibigan. Oh, hindi mo na kailangan maglabas ng pera. Kukunin mo pa, nasa gobyerno na yung pera, ilalabas mo pa. Hindi ba? Eh, nahihirapan na nga mangolekta, di ba? Oh, para pumasok sa gobyerno, ilalabas mo pa yung pera. Bakit hindi mo, kita mo, hindi decisive. Tandaan ninyo, ang isang quality ng presidente na dapat ninyong iboto, yung decisive. Katulad ni Vice President Lenny Robredo, decisive yan eh. Ha? Hindi nagpapadala sa mga sabi-sabi, mga paninira, at ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Nakita niya may kalamidad. O ito, ito agad ang gagawin natin. Ha? O, tumulong tayo sa tao. Ito, magpatayo tayo ng bahay. Maraming nawala. May kalamidad. May pandemya. Ganito gagawin. Mamigay tayo ng pangangailangan ng tao. Decisive. Mabilis mag-isip. Mabilis mag-desisyon. Ito. Ang tanda-tanda na, bagal pa rin. Ang bagal ng magsalita, ang bagal ng maglakad, mga kaibigan, ang bagal pa mag-isip. Hindi natin alam kung anong dahilan, bakit ayaw niya
Eh hindi, mababawasan ng buwis. Hindi, hindi totoo yun. Kasi po, pagka yung excise tax tinanggal mo, nakatipid ng antao, hindi ibig sabihin nakatipid, binulsan na niya yung pera. Hindi. Gagastusin niya pa yun eh. Gagasta pa rin siya eh. Di ba? Bibili pa rin siya ng pagkain. Oh, mamamasahi pa rin yan. Di ba? Oh, gagamit pa rin ng petrolyo yan, produktong petrolyo. Mga kaibigan, oh, walang burden na iniisip. Di ba? Dahil hindi sila dapat maapektuhan. Hindi ko lang alam, kasi hindi ako, ano dyan eh, hindi ako well-versed sa mga ganyang usapin. Di sila magpaliwanag, di ba? Halimbawa, tinanggal ang excise tax, magkano matitira sa babayaran na produktong petrolyo per liter, halimbawa ng krudo, ng diesel, magkano ang mababayaran na lang ng consumer kung wala yung excise tax? Ang alam ko, may bat pa nga yan eh. Di ba? Kahit tanggalin mo yung buwis dyan, hindi naman permanente yan eh. Hindi ba? Hanggang sa meron lamang krisis. Oh, mga kaibigan, hindi naman permanenteng tanggal na eh. Hindi ho ba? Temporary. Hanggang merong krisis. Hanggang mataas, pataas ng pataas ang halaga ng produktong petrolyo. Oh, yun ang ipaliwanag nyo sa tao. Pag tinanggal natin tong excise tax, bakit kayo malulugi? Kasi magiging ganito. Ay, hindi pa rin kayo lugi. Bakit? Gagastusin pa rin ng tao kung ano yung natipid nila dahil sa inalis. Dapat nga lahat ng mga, pati yung mga nagbabayad ng buwis ngayon, ha? Yung individual, income tax, mga kung ano-anong tax, dapat yan, suspended lahat yan. Yan ang gobyernong nag-iisip para tulungan ng tao. Hindi ba ganyan ang ginawa sa ibang bansa nung magkaroon ng pandemic? Walang iniisip kung hindi paano nila matutulungan ng mamamayan. Dito, paano natin gigipitin ang mamamayan, papahirapan, tatakutin? Yun agad ang nasa isip eh, mga kaibigan eh. Samantalang sa ibang bansa, paano natin tutulungan ng mamamayan at the same time ay gumana ang ating ekonomiya. Ay, paulit-ulit lang kinukwento natin yung ginawa ng Japan eh. Bakit ang Amerika nagbigay ng ayudang katakot-takot sa kanilang mga mamamayan? Kasi alam nila gagastusin din eh. Hindi pwedeng tumigil ang paggastos. Kailangan gumagastos ang tao para magkaroon ng ekonomiya. Hindi ba? Mga kaibigan, sa Japan, di ba, ginawa yun. Oh, nagbigay na sila ng ayuda, gumawa pa ng mga kung ano-anong programa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yung mga fraternity brad nila, ha? Sa Lex Talionis. Itong mga ito, nag-endorso na rin kay Vice President. Nabasa ko eh. Merong mga taga Sambede, mga kaibigan na in-endorso rin si Vice President Lenny Robredo. Ayan, ha? Si itong huli, si Mujib Hataman, ha? Mga kaibigan ng ano ng Mindanao, naging ARRM akwan, ay ba tawag doon, governor? Ayan, ARRM governor. Ayan, sa panahon ni Pinoy. Naalala ko eh, hindi pa ako nabayaran ito eh. Kasi nung ito hindi pa na-appoint, merong nagmarcha, di ba? Galing Mindanao. Yan yata yung mga sumilaw farmers eh. Ha? Ngayon, pagdating dito sa circle, sa Quezon Memorial Circle, sinalubong sila ng concert. At may inutusan, may tauhan itong si Hataman na taga-Tundo.
pamangkin ni o kamag-anak ng dating konsyal Tinoco. Yun ang kumausap sa akin para ako ay umimbita ng mga tutugtog doon sa kwan, sa circle, mga kaibigan. Eh, sinabi ko, may bayad yan. Ay, sige, babayaran natin, mga kaibigan. Hindi ko na nakita yung tao eh, na nagtrabaho sa opisina ni Hataman eh. Maliit lang yun eh. Mukhang loko rin eh. Ngayon, eh, dinala ko ron. Sino? Lolita Carbon at Asin. Oh, mga kaibigan, yun ang nirequest nila. Dinala ko si Lolita ron, mga kaibigan. Pati yata si, hindi ko alam ha, kung si Lolita o si Kurita. Hindi ko maalaman kung alin doon. Ngayon, nadala ko naman yung mga ibang hiniling nila. Ilan yun? Pinapunta natin doon. At nagbigay ng paon ng bayad, 20 mil. Hindi naman hukuan yun eh. Inabunohan ko ngayon yung kapupunan. Ano, hindi na binayaran eh. Natakbuhan na ako hanggang sa napuesto na yung Hataman na pinagmamalaki niya sa akin. Eh bueno, matagal na yun. Ano man yung pinatatawad ko na kayo, ha? Mabuti naman sumuporta kayo kay Vice President Robredo. Parang bayad ko na sa inyo yun. Boat buying ko na yun. Mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, General Parlade! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, pantay-pantay, walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Ang bawat kaibigan na totoo.